Magandang araw mga ka-story. Welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe, like, and hit the notification bell button para lagi kang update sa aking mga videos. So meron akong isi-share sa inyo mga ka-story. Meron akong isi-share na para maiwasan natin na ma-scam at paano nga ba ang legit way kung paano kumita sa Bitcoin. Dahil sumisikat na ang cryptocurrency at ang crypto community, madami na ang gustong sumabay at marami na rin gustong mag-invest dito. At dahil karamihan sa atin kulang pa sa kaalaman tungkol dito at nakikita si Bitcoin bilang investment lamang, which is hindi dapat. Kaya naman, ginawang butas ito ng mga mapagsamantala para mapanloko ng ibang tao. Gumawa ako ng simpleng infographics para malaman nyo ang pagkaiba ng legit and signed na scam na ito. Sa legit, pag legit, dalawang elements lang ang involved. Si A, you as a trader na may kaalaman sa technical analysis, marunong tumingin ng mga charts, and B, legit trading platform na nag-exist more than 5 years. Sa A, you as a trader, dapat matuto ka kung paano maging isang trader and kung paano mag-trade ng Bitcoin at iba pang cryptocurrency. Trading is a process of buy low and sell high lang with proper analysis and strategies. Dahil dito, kontrolado mo ang pera mo. Ikaw mismo ang bibili at magbebenta nito, Bitcoin at ibang cryptos. Para alam mo ang mag-execute ng basic functions of trading na buy low and sell high, dito muna malalaman kung paano ito magiging investment, di magtagal. Sa B naman, dapat meron legit trading platform. Dapat matuto ka kung paano sila gamitin. Kasi dito mo ma-execute ang trading process. For beginners, here in the Philippines, may recommended platforms akong ipapakita sa inyo, which is si Binance, PDAX, Abra, and Coins.ph. Sa process, si A, you as a trader, you will use the B, legit trading platform to trade. Note, madami na akong mga video tutorial na nagtuturo kung paano ka maging isang trader and kung paano mo gamitin ang mga legit trading platform na ito. Kaya subaybayan nyo lang aking channel para sa mga bagong videos ko na maituturo ko sa inyo paano mag-trade. Sa scam side naman tayo. Pag scam, tatlong elements na ang involved. Si A, you na hindi not a trader or walang kaalam-alam sa pag-trade. Si B, middleman na trader kuno o professional trader daw o isang scammer. And C, fake trading website. Sa A, you not a trader. Ito yung mga taong madalas na mabibiktima ng scam. Dahil sa Bitcoin is an investment only mentality. Yan ang sa mentality nila. Dahil sa hindi nila alam ang process kung paano mag-trade at gusto lang nilang sumabay dito kung saan-saan sila naghahanap ng mga Bitcoin investment kuno. Si B naman, yung middleman o nagpapanggap na professional trader, yan yung scammer. Ito ang pinaka-importanting sign na scam na ito. From nowhere, may biglang nagme-message sa'yo. May nag-invite sa'yo, may nag-invest na mag-invest sa kanya, or mag-invest ka sa company nila. Nalalago daw yung pera mo, ipapasok sa kanila within an hour, a week, or even a month, etc. Ganito ang mga modus niyan. Modus ng middleman
o nagpapanggap na trader o scammer. 1. Mostly ito yung ganito is ginagawang networking style na rin ang pag-invite. Kaya naman minsan friends, relatives mo, minsan ang mag-invite sa'yo na sumali at hindi na rin nila alam na scam na pala ang sinasalihan nila. O kaya naman may nakikita ka na Bitcoin investment na post sa Facebook na maraming nagko-comment kasama ang friends mo o relative mo. Kaya naman, maingganyo ka na sumali. Note, kaya mag-ingat sa invite-invite. Do your own research lagi. Tingnan nyo yung company kung malakas ang pundasyon talaga bago kayo mag-invest. 2. Mapaghaganap na sikat na personality. Nagpapanggap silang professional trader o may certificate kuno. Etong modus na ganito is para magtiwala ka agad na mag-invest sa kanila. Madalas na sinasabi nila is mag-send ka ng pera sa akin at palalaguin natin within a week, in one month, etc. So marami na silang sinasabi na keso kahit tulog ka, kumikita ka pa rin. Nagpapanggap silang artista or YouTuber. Yan ang mag-ingatan mo, lalo-lalo na sa Facebook, maraming poser. Mindset ng middleman, scammer. Uubusin at uubusin lahat ng pera mo hanggang sa wala ka nang maibigay. May first payment pa yan, second payment kuno. Para ma-withdraw mo daw ang pera mo, kailangan mo ulit magbayad or kailangan mo mag-invite or mahirap nito, may minimum withdrawal daw. Nako, iba na to. At kung ano ang dahilan na pwede pang iba to nila. At ikaw na walang kamalay-malay, bigay ka naman ng bigay dahil sa kagustuhan mong makuha yung pera mo sa kanila. Ang katotohanan mo, hindi mo na makukuha yun. Minsan, pakagatin ka lang at kukunin ang tiwala mo. Kaya naman, ibibigay sa'yo ang first payout. Second payout mo kuno para maingganyo ka at makapagpasok ka pa ng mas malaking amount or makapag-invite ka pa ng marami. At in the end, hindi mo na rin pala mawi-withdraw ang pinasok mong pera. Ganon sila katindi at ganon sila katuso. Kaya kailangan, mas tuso ka sa kanila. Fake trading site. Yan na yung C. This is for the show only para mas magtiwala ka lang sa kanila. Kunwari, bibigyan ka pa niyan ng login credential kuno para makapasok sa website mo at dun mo matrack yung earnings mo. Kunwari, tumutubo pa rin yung pera mo sa website nila. Pero hindi mo alam, display na lang yun. Ganito ang process nun. Si A, not a trader, naghahanap ng Bitcoin investment. Magtitiwala ka ngayon. Sa B, middleman, si scammer, hihikayatin ka na mag-invest sa kanya or sa kanila. Bibigyan ka ng login credentials na C, faking trading website para mas magtiwala ka sa kanila. So, kaya ngayon, kailangan natin maging mausisa. Kailangan naman natin alamin muna ang mga pinapasok natin. Hindi tayo dapat papasok-pasok lang dahil gusto natin kumita. Kailangan pag-aralan muna natin maigi kung anong kumpanyang pinapasok mo o yung trading platform na pinapasok mo. Kung tunay ba ito. Di baling isang taon ka naghihintay o isang taon mo siyang pinag-aralan. Ang importante, bago ka sumabak sa gera, meron kang kaalaman. So, sana guys, kung may natutunan kayo ngayon sa video na to, so, don't you forget to subscribe, like, and comment down below kung anong gusto nyo pang videos na kailangan natin itakel o kailangan kong i-content para meron akong ma-share. So, hanggang sa muli guys. Thank you.